DJ Pulgar Channel, no? Isang beginner YouTuber, practitioner. Support po natin mga Kalingap at nangangarap din na magiging isang charity vlogger, no? LG Pulgar Channel. Supportahan po natin mga Kalingap, ha? LG Pulgar Channel. Yan, support po natin. Guys, kakatiran po natin ng kaunting yaya si Nanay Rot. Isa po siyang senior citizen na po at may katarata po ang mata niya. Sa gabi po, nahihirapan po siya maglakad. Ngayon po, may mga shoutout po. Hayop ka talaga! Ang ganda mo lang! Kaway, kaway guys, kaway! Ayan po. Ayan, tropa natin yan sa tabing dagat. So, samahan niyo po ako. Pero bago yan, nais ko pong magpasalamat muna sa nagbigay kay Ma'am Angel at saka kay Kuya Alex Librada sa biyayang iabot natin. So, tayo lang po yung mag-aabot sa kanila at kung ano man po yung makayanan natin, ibibigay din po natin sa kanya. Okay guys, sana nandyan si Nanay Rot sa bahay niya. Ayuda. Pwede ba? Hindi na tayo. Hi, Rot. Morning. Ang ginagawa mo? Ha? Nang? Bahay. Ah, nilinis mo bahay mo. Ayun po yung bahay niya. Mga kaibigan, ito pong bahay na to ay dati pong outpost po ng aming barangay. Siya kasama mo dyan? Uy, may mama. Ha? Sino kayo? Ako po si LJ Pulgar, isa pong YouTuber. Alam niyo po ba yan? Naniwala. Ano po? Hindi na kayo nakakita. Ano po nangyari sa mata nyo? Hindi na lang po nakakita. As in? As in, hindi na kayo nakakita? Di ba natin nagigigaw ako dito? Nakikita mo ako dito, hindi. Oo. Nagigigaw ako dati. Tapos? Biglang siya, di ba namatay ang asawa ko? Oo. Nagbiglang nag-blackout ang tingin ko. Nagsawala na ako ng nag-ikot ang paningin ko. Nawala na ako ng malay sa palengke, nagkakuha ko ng barbecuing ko. Tapos na yung pag-ano, hindi na ako makakita. Pag bilad kong ganyan, hindi na ako makakita. Opo. Naibigay ko muna sa yung dala ko. Ha, kami medyo mabigat. Ito. Nawa ko mo. May bigas po yan, may laki, may... Saka may mga dilata po. Para mayroon po kayong makain. Oo, may... Wala kaming walis kayo. Ha? Wala akong walis kaya inaalam ko lang kayo. Okay lang yan, okay lang yan. Ayan po. Salamat po, maraming salamat. Upo ka doon na, ipasok tayo. Naambun eh. Oo nga. Wala kaming upuan, B. Dito lang ako sa bungad. Salamat po. Ito po mga kaibigan yung kanyang munting tahanan. Ayan. Dati pong outpost po to ng barangay, so... Hindi, sa kabila. Ito yung... Ha, sa kabila? Sa kabilang outpost, sa tabi ko lang. Sorry, sorry guys. Dinugtungan nyo na lang talaga? Ginagawa ko na lang talaga dahil wala nga akong bahay, dahil nalabo ng mata ko. Kasi ang inaalam ko, wala akong maupa ang bahay. Oo. Wala akong pag-upa. Inabinta ko yung bahay ko dun sa pagpagamot ng mata ko. Kaya dito na lang ako. Kaya ilan lang naman kaming anak. Dalawa lang ang panganay ko. Mga apo. Ay, yung mga kasama ito. Mga apo. Ay, baby. Kaway ka, kaway. Hindi ka nakakulog yung dito eh. Ayun po si Nanay Rot. Sige po, Nay. Dito tayo para medyo maliwanag. Ayan. Ito po yung munting tahanan niya. Hindi na po siya makapagtrabaho. Gawa po nung mata niya ay hindi na talaga makakita. So, aninag na lang. Aninag. Aninag na lang po yung ginagawa niyo. Oo. Ayan. So, may iniinom ba po kayong gamot? Wala po yung pampatak ko ng mata, hindi ko makapatak kasi wala, pag nagpapalimus po ako, para makabili ako ng makaaninag ang anak ko, mata ko. Ay, ang mahal po, 100, hindi ko makayang babili, hindi. Ayun. Pero kung nilalagyan nyo po nun, nakakaninag ako. Nakakaninag ka kahit pa paano? Oo, yun lang ano ko, yung sa mata ko, aninag ba.
Eh, ang mahal lang, maliit lang siya. Ito oh. Lang, ubus na. Oh. Eh, pero ibang resita na ito. Yung resita ko kasi wala na. Ito lang palit sa resita ko yung itong binili ko. Nakabili na ako nung 28. Eh, saglit lang, ubus na. Iniwanan ko lang kasi nag-iwanan ko kaunti. Pag malabo na, papasak na lang wala ko. So, ilang, may isang taon na ba yan na nangyari? Ano na to? Tatlong taon na. Tatlong taon na? Naupira na ako kasi. Naibinta ko yung bahay ko. Doon ako naupiran sa Toche Foundation. Yung sa Santamita. Kasi, di ba sabi, libre nga. Libre dahil wala nga akong pera. Dahil kakamatan na nilang asawa ko. Ngayon, pag-upira sa akin, parang nag-ano, ito isa, ito malinaw pa sa namin. Lalong nabulag. Nung inupirahan? Nung nilaser nila. Oo. Lalong nabulag. Ito na lang ang pinapaliwanag ko. Ito, pag nakakapatak ako, nakakita ko. Pero dati hindi ako makakita ng yung ugis ng katawan. Hindi ko makita. Ngayon nakikita. Ito, tulad ngayon, nakikita niyo ako. Ang mukha mo hindi ko makita, pero yung katawan mo nakikita ko. Mataba? Ayun mo. Ayun mo mga kaibigan, medyo may laman talaga tayo. Natawa si nanay, nakita. Nakita niya yung katawan. Pero yung mukha hindi niyo makikita kasi naka-face mask tayo. Kahit magsalamin kayo, wala talagang dyan. Hindi, sabi ng doktor ko nung bago ko inopirahan, patignan daw nang makakasalamin ako. Ay, nung nawala yung ano ko, yung ano ng salamin, hindi naman pwede diyan sa isim kasi sabi ng sa isim, yung ano, optical. May optical dun eh. Oo, yung ano, hindi raw pwede sila maggawa ng salamin dahil nga hindi sila nag-upira sa akin. Kung sino pala ang nag-upira, sila talagang gagawa ng salamin mo. Pero, yung salamin gamit mo, ano yan? Ito, pang ano lang, salikabok yung... Okay. Hiningian ko lang kasi, di ba, pag gano'n, nag-aalikabok. Oo, hindi mo naman masyado napapansin yun. Kaya, protection mo na lang yan, yun ang pinaka-protection mo ngayon. Hiningi ko lang at sa mga kapitbahay na hindi nakakaano. Kasi wala naman akong pambili. Wow, naman sila. Hindi mo naman siya ang asawa ko. Nag-iirap na talaga. Kailan pa siya na matay? 2016 o 16 yata. Oo, kasi dati, napapadaan ako dito, nag-barbecue ka pa. Oh, lakas ka ng barbecue. Oh. Malakas ka ng barbecue. Kasi ang sabi ng doktor sa akin, 5 minutes ang doktor, yung pawis ko ro, nakapunta sa mata ko, hindi ko ro pinupunas, kundi inaano ko lang ganyan. Siyempre sa probinsya, parang napasma ang mata mo, ganun. Parang naano sa, ganun na lang ang doktor. Oo, kasi yung pawis na pumapatak sa mata natin, acid yan eh, mahapli nga, di ba? Kaya sa probinsya, siyempre nagatalin ka, di ba ganun? Kaya ganun ka lang sa ano mo, walang pamula, siyempre maputik, di ba? Oo. Sa probinsya pa, ano pa ako, tumatak. Saan bang probinsya niya, Nay? Sa Palawan pa ako. Sa Kapalawan? Sa Takoron, Palawan. Oo, ang ganda ng lugar ninyo. Hindi ko na hindi ko na nakikita. Pero nung nakikita ko pa mo, ninanos, hindi, maganda talaga. Opo. Okay lang po. Naglalambing lang si Bibi. Ayun. Hi! Kaway ka, Bibi, kaway. Ayan, naiya siya. Birthday mo ngayon? Ha? Hindi naman. Nagkabula kasi. Ayun po na. Taga saan kayo, doktor? Ako po ay taga Tabindagat. Dito lang po. Magbabarangay lang po tayo. So, hindi ko na nakikita kasi dati kilala ko po mga tao dyan. Mga tao dyan. Saan kilala ko yan. Hindi ko na nakikilala. Kaya pag binibigyan ako minsan ng 50, ba hindi? Saan pagaling? Yung asawa ko, yung nagkwento sa akin na may, na ano nga daw, hindi na nga daw kayo nakakakita. Yung babae niya nagpunta nung isang gabi? Oo, kasama ko yun, nakita nga kita. Sabi ko, nahihirapan nga si Nanay Ruth mag-ano. Hindi ko lang makita yung binigay niya. Sa akin, di ba binigay ako? Kapa-kapa na lang, no? Hindi ako na. Parang yung pagkagabi na, di dyan ka na lang sa bahay mo. Hindi ako sa bahay. Pag umaga, nag-exercise, nagpapalimus po ako. Papalimus pa kasi wala kami pa. Paano pag nasagasaan ka doon? Gagaya na rin. Yung iba siguro nakakalata na rin na ano ako. Doon sa may stoplight? Doon ka tumatambay? Aso na nung isang araw, napalimus ako doon. May batang 15 years old siguro. Inagaw yung ano ko, yung baso-baso kong pinapahingi sa mga tao. Inagaw, tapos kinuha pa yung pera ko sa wallet ko. Tapos binato pa ako ng binato, kaya hindi ako napalimus kahapon. Grabe naman yung mga bata. Siguro old affair talaga yun. Pag nagpalimus ako doon, lalo naman ako nakakakita. Yun lang din inano kong daanan ba? Yung parang taray na mata ko doon sa mga dalan na yung isa-isa sa workplace. Wala ganyan kaniwa. Oo.
Doon ako napapalit. Doon siya nag-ano, tambay-tambay, nakikipag-usap-usap sa akin. Tapos, mamaya inagaw niya yung ano ko, yung alagyan-alagyan ko ng pera, yung parang mato-mato-ba. Ayun po mga kaibigan, napakadelikado po ng ginagawa ni Nanay Rot. Nagigipagsapalaran siya, makakalikom lang ng pera. Tsaka makabigyan ko ng gamot yung gamot. Ayun po, ayun po yung ininda niya. Yung mata niya po eh, kung may ipapatak daw na ano, na parang ayaw mo ata yan. Na ano, nalinaw pa naman at nakaninag siya. Maayos. Ayun po yung ting tahanan niya. Kasama niya yung mga apo niya dito, mga kaibigan. So, asan po yung anak niyo? Ay, walang tabaw yun. Diyan, papahakot. Sinong papahakot ang mundo pa, hindi naman yun. Ah, nagpapaano? Upa, ano ba? Baga sa bis sa amin, nagpapasuhol. Pasuhol. Ayun po. Ito po, okay. Ito ang ano ko. Ito ang may narisita sa akin ng plato. Kaso lang, ang liit lang naman. Titindit lang. Oh, wala pong ano. Kaunti lang yung biniwan ko yan. Eh, para huwag, baby! Para... Napakaliit lang, mga kaibigan. Yung makita, ayan po yung ano nyo. Wala. Dati sana malaki. Huwag na! Sodium. Ay, dali. Ayan po, pinapatak talaga sa mata niyan. Yan po. Pag yan nakakani na gano'n ako, parang magatingin ko, parang maaliwalas niya yung paningin niyo. Kaya ito ang ninaano ko, kalimot ako naman, kalimot. Baka hindi ko mula ako. Kaso lang, tatlong araw na akong laging kinukula ng bata na yun, ayun po. Ay, talagang mga maliliksi pa naman yung mga bata dyan. Nanlilimos din. Sabi niya sa akin, ano raw yung tambayan nila yun. Sabi ko, sabi niyo sa akin ang tupan, hindi nila ako batuhin ang batuhin. Mamaya kung ano mabatuhin nyo, diba? Eh, paano ngayon yan? Pag alimbawa kala ka na palimusan, anong binibili nyo? Ano lang, isang gutom dito, kape-kape. Ganon? Diba? Kape-kape na lang, pag wala, kasama yung mga apo mo. Pag tangal yan, wala ko nang kukuha sa... Ano ko, yung sa nag-chain ko ng asawa ko, kayo di ba mayaman, mayrap yun. Mayroong kamag-anak ka na mayroong... Yung nagpatong sa kinagpag-abot dati, yung bininda kong bahay sa kanya. Oo. Yun ang nagtutok sa akin ng ano kayo. Hindi ako makakita talaga dati. Siya nag-ano sa akin, sa dami siya, nag-alalay. Ngayon hindi nakakita, nakakaano na ako. Ako na lang yung nakalagaan sa kanya. Sige na, Nanay Rot, sana mayroong rinig ng ating ano kwento at mag-abot sa atin din ng kahit papano, mabigyan tayo ng ano pambili, kahit pambili nyo lang ng ano ng gamot sa mata kasi para makakaninag kayo, no? Manghingi na manghingi, halos yun na lang ang ginagawa niya. Ang ginagawa ko yun, kaya pumunta ko pa kung sinso pangalating kung nakakaano yun, okay. Si Nanay, Nanay Rot, tanggapin niyo po itong maliit kong halaga na ibibigay ko sa inyo. Ayan po, ha? Ayan po, bigyan po natin si Nanay ng kaunti para may pambili siya ng ano. Pangangailangan din nila pandagdag dyan. Ayan po. Sige, Nanay Rot, at kami ho ay didiretso na. At kung makapala rin pa po tayo ay mayroong biyayan dumating, papasya lang ka namin dito, ha? Ha? Dito ko naman lagi, dito rin kami nadaan lagi. So, opo, pagpalabasan, ha. Ingat kayo lagi na, ha. O, pag ano, huwag nyo nang subuking malimos dun sa highway kasi delikado. Yun lang lang nakikita kong daanan papunta doon. Parang kabisado ko rin sa katapat ni Gabriel. Oo. Oh. Kaya nga kanina sabi ko sa ano pa, nagpalaw ako dun sa ano. Ito muna ako kasi pambili ko lang ako ng pagdai ko. Wala akong nakasahin. Ngayon po mga kaibigan, napakahirap po yung... Oo. Ayan, sige Nanay Rot, ha. Mag-pray lang tayo na sana patuloy tayong biyayaan ng Panginoon. Ayan po. Mag-iingat kayo, ha. Kung saan man kayo, saan kayo gusto pumunta dyan sa labasan, lalo na sa highway, ha. Ayan po. Maraming salamat po. Okay po. Ako po si LJ. LJ Pulgar. Opo. Isa pong YouTuber at sana maihatid natin yung inyong kwento, ha. May makarinig sa ano mo, panawagan. Ayan po. Salamat, salamat, Nanay Rot. Mag-iingat ka, ha. Ayan, ayan. Bye-bye. Bye-bye. Ang cute naman. Itong dalawang to, apo nyo.
Ayan po. Bye-bye. Bye-bye. Mga kaibigan, nakausap na po natin si Nanay Rot. Ayan po, pansinin niyo po yung bahay niya. Tabing-tabing na lang din. So, nung araw daw ay malakas pa siya at talagang malinaw pa na nakakita yung mata niyang dalawa. So, dahil sa pagbabarbecue, siguro napasma yung mata niya. Kaya, ganun na lang. At nagkaroon ng malawak na yung katarata niya. Tuloy yung pawis ko. Umuulan nga rin ng pawis na naka. Ang init ng katawan. Ayan po mga kaibigan, salamat sa inyong suporta. Bago po natin mag-end ng video ito, ay nais ko pong babatid sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po sa ating video. At i-hit niyo na rin po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. Ayan po mga kaibigan. At nais ko rin po magpasalamat sa dalawa may mabubuting loob ay naman po ay hindi pinabayaan kay Ma'am Angel po, shoutout po kay Ma'am Angel, kay Kuya Alex po, shoutout din sa Kuya Alex, maraming salamat po sa sa biyayang ipinagkaloob nyo sa akin. At ito po ay naihatid din po natin sa kababayan nating nangangailangan, si Ate Ruth po. And po, bye bye.